April 23, 2024. Ito yung araw na pina-check up natin ng magkapatid si Joyjoy at Herlin. May wheelchair na para kay Herlin. Nabusog kayo, Ate Herlin? Opo, kuya. Masarap naman. Tinanong ko sila kung pagod sila eh. Lakang ngiti pa rin sila. Uy! Uy! Ah! Uy! Anong yan? Babe, ayusin mo! Nangyari? Biglo muna. Wait lang. Ang dapat na masayang banding namin nila Joji at Herlin ay muntikan pang mauwi sa isang aksidente. Dito na kami ngayon sa ano, Shakey's ba ito? Shakey's kami at order. Anong gusto niyo, ano, Herlin? Ha? Gusto mo ng rice with chicken, gano'n? Gusto mo yun? Ha? Pizza, kumakain ka ng pizza ba ni Joyjoy? Joyjoy, ikaw, gusto mo ng pizza, Joyjoy? Ha? Opo. Gusto daw ni Joyjoy ng pizza. Okay, order tayo ng rice with chicken. Tapos sumahan natin ng pizza. Spaghetti, gusto niyo spaghetti? Joyjoy? Ha? Sino bang malakas tumayan dito sa dalawa ate? Sino? Tinuturo na naman ni Joyjoy si ate niya. Joyjoy? Lagi mo nalang tinuturo si ate ay. Ayun nga sa kwento ng kanilang ate, ay madalas talaga mangasar itong si Joyjoy. Yeah. Order na tayo. Ano ba pwede? Isang ba yung magkaka dito na nagtitake or not? Ikaw tatay, anong gusto mo tatay? Ha? Anong gusto mo? Kahit ano? Spaghetti din daw. Meron dito ang ano, langka. Yung sarap ni tatay, ano? Gusto ni tatay yung langka. O, maiba-iba naman tatay, ano? Maiba-iba naman sa gulay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orders ng ano rice with chicken niya. Oh, yan. Tapos, isang family size na Hawaiian. Hindi, ano na lang. Wala ko kayong promo na 2 regular. Ano sir, kung mayroon po kong supplication, may private ka. Okay, yun lang. Meron kami. Meron po kaya. Bali, maad lang po kayo ng 124. Okay, sige. Bali, ano po sa 5-1-take menu, sir? Okay lang bang lahat Hawaiian? Parehas kong Hawaiian delight. Tapos may drinks naman ano, yung additional may drinks na siya, no? May drinks na po siya, additional ba okay. Bigyan natin ng ano kasi baka gusto nila JJ ng spaghetti. Meron ba sa kanilang mahilig sa spaghetti? Meron? Parehas? Ate JJ, langka. Gusto mo? Ay, hindi pala ito langka. Ano pala ito? Ayaw nga, langka. Langka pala paborito ni Ate JJ. Si Ate Herlin pala yung ampalaya. 10 minutes. Sige, kasi gutom na itong mga bata eh. Kanina pa kami libot ng libot. Tatunog na daw ang tiyan ni Joyjoy. Joyjoy, tumutulog din tiyan mo, Joyjoy. Tumukulo. Ito pala, Ate Alpa, yung pinakaunang pagkakataon ng mga kapunta sa dito, no? Apo, ngayon lang po sila. Eh, si Ate Alpa? Ako po, nakakapunta lang po ako nung ako po ay wala pang asawa. Matagal na din naman po. Pwede itong dalawa ngayon lang talaga, no? Sila po, kaya lang. Kaya siguro, masaya si Herlin. Hindi, parang hindi naman happy si Herlin. Hindi naman mo yata masaya si Ate Herlin? Masaya ka ba? Masaya ka ba, Ate Herlin? Ha? At nang marinig ko nga ang sagot na ito ni Herlin, ay alam ko na malungkot siya dahil sa narinig niya sa sinabi ng doktor. Sa susunod, i-ano natin sila, dalhin din natin sila sa dagat para na sa ganun ay ma-water therapy naman sila kasi alam niyo naman yung tubig sa dagat, talagang maraming napapagaling na karamdaman yan. Kaya maganda din na kung minsan ay madala din sila sa ganun, sa dagat, malubog yung paa sa buhangin. Kaya madami pwedeng gawin ang tubig sa dagat at ang buhangin sa dagat. Kaya kung minsan, nadalhin din natin sila sa ganun. Ewan ko lang kung sasama pa si Ate Alpa at ang layo daw. Kamusta naman yung biyahe natin, Ate Alpa? Malayo ano? Malayo, pero hindi na. Enjoy naman ano, kasi bihira nga silang makalabas. Ate Alpa nga, ngayon lang nakarating ng dahil. Kundi lang din sa dalawa na yan. Kundi daw dahil sa dalawa nito, di siya makarating dito sa dahil dito. Kasi yung anak, nakakalabas nga lang siya ng kapalong kapag butuhan. Bihira ako talaga. Bihira talaga. So, at least itong... Makakadaan. Santa Elena naman po. Makakadaan ako pag-upang Lopez. Ganun. Pag-biyahe ka.
Pero kahapon pinagkaguluhan pala si JJ doon. O kasi lumabas daw si JJ doon eh nakita ng mga tao. Ang maganda daw si JJ, aba! Papaligaman nga doon sa isang katulad ko daw. Aba! Doon na ayaw naman ni JJ. Bye ka JJ, niligawan ka doon. Ayaw! Ayaw ni JJ. O kasi kilala na ako panoodin siguro si JJ ng mga tao doon. Kaya yun, nakita siya kahapon at lumabas daw sumunod kay Ate Alpa kahapon. At naiinip daw yata kahapon kaya naglakad-lakad. Ano? Nakalang kaya ako ng micronate. Yung signal sa cellphone. Ay, nawala ng signal. Kaya... Malayo. At ako na, ano, pinatid ko si Tatal. Pagkayaan niya. Sumunod ako, nagulat ako ba? Matalit ako, naiinip ako. Eh, may ka pala, JJ. Kaya dapat pala talaga, JJ, lagi may libangan, ano? Kasama pa namin yung anak ni Ate, ano, Alpa kasi hindi yata pwede iyon kasi nagbe-breastfeed yata yan. Ang pati mo ito na, pagkawa naman, ate sama mo. Ah, sabi ni, ano, ni Harley? Pagkawa daw, kaya isama na lang daw. Iwanan ko sana doon sa pisanero, kaya kasi lang daw. Pagkawa naman sabi ni, pagkawa naman araw sa kaya isama na lang. Tama nga naman. Tsaka baka umiyak lang doon sa papa niya kasi siyempre kung hanapin yung breastfeed niya sa mama niya. Hiya lang yun si Ate Erlyn kaya sabi ko sa kanya huwag siya mahihiya kasi magandang bata, hindi dapat nahihiya. Karas, gusto mo rin spaghetti? Birthday ko ngayon. Ate Jojoy, favorito mo? Ibusin mo ha? Kaya na. Ama, marami pong salamat sa lahat ng biyaya na ito na ipinagkakalob niyo sa amin. Sana itong mga pagkain na nasa aming harap ay magsilbi naming lakas at ito po sana ay inyong pagpalain. Susubuan ni Ate Alpa si ano si Harleen at si JJ naman ay na-assist din ni Tatay. Tay, soft drinks ko? O, sinong may gusto ng soft drinks? Uminom kayo. Ikaw gusto niya doon ni JJ? Gusto mo JJ? Gusto doon ni JJ? Nabusog ka naman JJ? Ha? Busog? Busog? Busog daw. Sa Ate Harleen, eh ano? Sinusubukan pa ni Ate Alpa. Buti ba't ang dalawa? Busog na. Busog na. Palag na. Sa pagkakataon na ito ay gusto pa sana namin ipasyal ang pamilya ni Harleen ngunit nakikita namin na pagod na rin sila sa haba nga ng biniyahin namin. At isa pa nga rito ay nakikita namin ang oras na tila aabutin kami ng dilim sa aming daraanan pa uwi. Palabas na kami ngayon dito sa tadaan pa kami doon sa ano sa therapist at bibili pa yung mga gamit nila Harleen. Sarap na upo ni Ate Harleen ngayon ah. Relax ano? Relax. Binigay ba kasi ni Doc Tati na ganyan? Libre? Di ko alam kung meron pang ano. Binigay sa mga ano. Ano sa kanya natin Ate Harleen? Turo mo daw. Ano sana? Ha? Dito. At sobra din kami nagpapasalamat sa kanilang ama dahil nakikita ko rin ang pagmamahal niya sa magkapatid at sinamahan niya kami sa lakad namin ito upang ma-check up ang magkapatid na ito. Babuksan mo na ng camera close. Yeah. Eh, bigat! Bagong kain! Tayo na natin si Ross dito kasi ibalik niya yung wheelchair at andun din yung ID ko. Pwede po kayo mag-parking sa CWB parking? Ay, pwede po. Mas malapit po kayo. Ayaw nga po, ano? Sige po. Sige po yung basta na yung mga tuntung ganyan. Okay. Salamat! Salamat, sir! Ayun, so sunod din tayo sa PWD. Kukunin mo rin. Kanina kasi may naka ano po doon, may nakaparada doon sa PWD. Kaya...
Hindi ako makaano. Ha? Mabugpas lang. Ha? Ano yung nangyari? Iniwan daw yung chinelas ko labas. Hinupad mo tata yung chinelas mo? Akala ko iiwanan yun ni tata. Ay, ano? Nabusog kayo ate Herlin? Opo po yun. Masarap naman. Yamot, makaulit pa yan. Makakain tayo sa iba naman ano? Dun sa hindi naman nakainan. Dun sa may langka. Dun sa may langka, tsaka ano? May basay, may gulay. Gusto nga din ni tatay kanina yung gulay. Sabi ko nga kay tatay kanina, ang ulam may gulay ay pahig si tatay. Masarap daw yun. Okay. Tapos na. Hintay na lang natin si Rans dito sa bungad para makuha niya yung ID ko doon sa guard. At doon kami nagpasok kanina sa kabila. Wala naman po available na parking lot doon. Kaya dito, umiikot pa ako dito sa likod. Dadaan tayo doon sa ano? Bilihan ng gamot, ano? At halos alas 4 na nga ng hapon na makaalis kami dito sa Dait dahil bumili pa kami ng mga gamot para kala Herlin. At sa haba ng biyahe namin dito ay puro tawanan at sobrang saya namin sa loob ng sasakyan. Napakiramdam namin ay nagiging komportable na rin sa amin si Herlin at si Joy na ang sabi ko nga sa kanila ay sana ituring nila kami na parang na nilang mga kuya at tunay ng napakasarap at napakasaya nilang kasama. Ito ay napunta po kami ng gabi. Mga 6:30 na yata. At medyo madilim na talagang kulang na kulang po yung oras. Sa biyahe pa lang, sa sobrang haba po kasi ng biyahe, halos makain na ng kalahating araw. Kaya mga dapat na gagawin namin pa kanina, hindi na namin magawa kasi kulang nga yung oras. Magagabihin ng sobra sila. At saka, hindi pala pwedeng kumbaga pumunta kung saan-saan kasi mapagod din sila, ano, sila Herding. Kaya, ibali may isa ipang araw, dapat kapag ipigala natin sila, yun lang talaga yung gagawin natin. Pagka walang iba, walang kagaya ng check up, ganun. Kasi kanina naubos yung oras namin to kahanap dun sa hospital na pwede nilang ano kasi nga yung sa dapat na pupuntahan, wala yung doktor. Kaya yun, naubos yung oras namin doon. Kaya halos yung kumain lang kami sa mall at lakad-lakad lang, palabas na din ng kanina. At ito, pinabaybay na namin yung daan patungo sa tahan nila. Ayan, siguro mga ano na lang to, 30 to 40 minutes, ando na din naman kami. At dito nga sa aking pagmamaneho, mayroon na akong nararamdaman na kakaiba sa aking pagdadrive. Kaya nga pinagdarasal ko na lang sa isip ko dito na sana ay makarating kami kala Joy ng ligtas. Lalo na alam ko na palubog na ang araw na hindi pa namin nadadaanan yung mas mahirap pa dito na daan. Grabe ito, kararating lang namin. Abot na kami na halos 7 PM. Dilim na talaga oh. Pagod kayo Atal pa? Pagod? Pagod din po pero enjoy naman. Enjoy naman? Oo. Dito sila Rancio. Ito yung ano nga pala, ito yung gamot nila Herlin at Jojo. Ito ipapatry lang ito ng 1 week. Susubukan muna ito. Ay, doon pala sa kabila. Oh, di ka na Jojo eh. Oh, dandahan. Yung take out nyo nasa na? Nakakayate mo na? Mm-hmm. Ay, nandito pa? Saan yung nilagay yung take out nyo? Nandiyan po sa likod yata ng Herlin. Ah, sige, bababa muna si Herlin. Matilaw sila doon na ah, shakes pala. Oh, sige, ate dami kayo dyan. Salamat. Si ano? Tara, atalalayan ko si ano at baka may palaka. Ako dito sa ano sa palaka. Madilim na ano. Wala ka ako. Hindi ko sa ako.
Ano Nagsabit pala sa senpai ang ano. Oh, kuya, yung take-off sa kagamot. Salamat. Para mga tingin din siya. Salamat. Napo nga naman, Tay. Ingat na lang. Ano, Joy-Joy? Pupunta na kami. Isang araw, balik na lang kami, ano? Sayang lang at hindi tayo nakapamasyal ng maayos. Okay lang po. Ha? Okay lang po. Okay lang yun. Okay lang. Nag-enjoy naman kayo? Ha? Yung maganda kahit paano nag-enjoy kayo. Yan mo, susunod eh. Pag walang check-up, yung ano lang, pasyal lang ang gagawin natin, ano? Okay, paano? Upunta na kami, ha? At ginabi na kami, ay. Ano? Gabi na pala tayo. Tayo pala. Salamat. Wala yun. Sige na. Pupunta na kami, ha? Pupunta na muna kami. Sige na, babalik kami, ha? At antayin nyo, may mga surprise pa kami sa inyong parating, ano? Basta ano lang. Basta pray lang para mawala ng pag-asa na wala maging okay, ha? Kaper tayo. Sige na, punta na kami, kuya, ha? Salamat po, kuya. Sinamahan nyo po kami. Ingat kayo sa pag-uwi nyo bukas, ha? Sige po, kuya, ano? Punta na kami. Sige po, salamat si Atel po. Po. Ay, nasa CR po si Atel po. O, sige. Pupunta na tayo. Enjoy, bye-bye, Harleen. Bye-bye po. Okay. Sige. Tara na. O, oh, ito. Ang dilim. Gandang gabi po. Gandang gabi. Pare ko. At bago pa nga mangyari ang dinamin naasahan, may mga signal na pala kami umpisa pa lamang. Delikado po kasi yung mga daan dito palabas ng Kapalonga. Hindi po ganoon kaganda ang aming gulong. May ahonin kasi doon na, ano, na mataas. Kaya kaya nag-aalangan siya ano ng gulong nito. Malapit kami sa bahay, siguro mga 20 minutes na lang ito. At grabe, sobrang sulit din ang araw na ito para kala Joy-Joy kasi nag-enjoy sila. Kaya nga lang, nakita ko sa kanila talaga na napagod din talaga sila. Kaya nga lang, nalilibang sila kasi nga, bihira silang makalabas. Kaya ganito yung, ano, ganito yung nangyari na kahit tinanong ko sila kung pagod sila, eh, nakangiti pa rin sila. Uy! Uy! Ah! Uy! Ano yan? Babe, ayusin mo! Nangyari? Yung muna. Wait lang. I-check nyo yung gulong. Wait lang. Ilaw. Nangyari? Binabanan ko doon na. Nangyari doon? I-park mo muna ito. Baka biglang ano. I-park mo. Nangyari doon? Nangyari? Nasa kabila? Tira mo nga. Saan? Baka mo nga ito. Titignan ko. Dulos mo gano'n. Muntik na yun, ha? Madulas na yung gulong mo. Ay, dulos. Butas yung gulong. Butas? Kung sobrang nipis na yata, ito. Tawasak. Ano yun? May tatakbo pa yan? Malapit naman na yung ano. Kung kailang malapit na, tsaka pa nagagano'n. Tapos kasi dito, tsaka mabato. Eh ano? Hindi kaya. Ano ito? Manipis na talaga ito. Pabutas na ito. Ito pa yung bigay ni Ninang Adelina dati, eh. Ano na sabi ko? Ano, isa lang yung may tama. Tinan mo dito sa una. Yan. Wala naman yata. Wala, yun lang. Pinasuran sa kabila. Hindi, dito nag-slide kanina. Dito din mo lang kayo. Sabag ng likod. Pasalamat na lang din kami at nangyari ito ay wala na sila Joy-Joy dahil baka natakot sila. Durok na pati ito. Yun lang talaga sa kabila. Ano? Muntik na.
May tatakbo pa yan? Pilitin, dandahanin na lang. Kaysa may stranded tayo dito. Matara. Yes po ako. Dandahanin na lang. Dandahan na lang, dandahan na lang. Para makarating lang tayo. Grabe. Gulat ako. Dito dumulas sa'yo, no? Kamot dito. Tara, tara. Dandahan na lang. Hindi kaya maano yun? Iyan mo muna, patayin mo muna yung camera. Dito na kami ngayon sa bahay. At ayun, sa awa ng Diyos, buti safe naman kanina dun sa ano, na pumutok yung gulong dun sa likod kasi sa sobrang nipis. Buti na lang, wala na sila Gigi at Herlin dito sa loob ng sakyan. At sa awa ng Diyos, ayun, nakarating naman kami dito ng pautay-utay. Ang hirap lang talaga kapag walang ano, walang spare tire, yung ekstrang gulong. Meron ba tayo dati? Ha? Meron ba tayo dati dun sa likod? Kaso ibigay ba natin dun sa ano? Ay, oo nga pala. May spare tire kami dati, kaso nga lang yun, nagkaroon ng pagkakataon na may nadaanan kami noon na yung sasakyan na nasiraan, tapos wala siyang pamalit na gulong, sakto kasukat yung gulong na spare tire namin, para lang makaalis po yung tao, ibinigay na lang po namin doon, kaya yun, sa ngayon, kami yung nawala ng spare tire, pero okay lang po, at least ang mahalaga, ay safe naman na nakauwi kami dito sa awa ng Diyos, at yun. Sobrang yung pasasalamat nila Harleen at saka ni Jojoy at sobrang saya sa loob ng sasakyan. Puro kulitan, tawa na, nakakatuwang kasama sila Jojoy at Harleen at saya nilang kasama. At sana napasaya din namin sila. At marami kaming banding na nangyari sa loob ng sasakyan na yung atawanan. Hindi na lang nakuna ng camera. At grabe yung pasasalamat nila, walang sawang pasasalamat nila. At natupad yung pangarap nila. Uli po, maraming salamat ulit. Thank you Lord at safe kaming nakauwi dito. Yun lang sa... Abangan nyo na lang yung susunod natin pagbisita at yung mga blessing na darating sa kanila. Yung mga surprise na darating sa kanila, abangan nyo po. Maraming salamat. Marcos TV Channel, Runs TV, Commander ni Marcos. Salamat po, God bless po.